So, magandang araw sa inyo pa. I hope naririnig na ako. So, this is a pre-recorded video kasi para po pwede nyo siyang panoorin on your free time. And since minor lang naman itong subject na to, more of objectives ang mga pag-uusapan natin dito. Pero, hopefully, I will be sending this to your messenger, to our messenger groups, kasi hindi pa ayos yung ating Google Classroom. Sana, and hopefully, next week, maayos na yung ating Google Classroom para hindi tayo nahihirapan para parehas. Okay? So, since nasa bahay lang naman tayo, pwede kayong kumain habang nanonood. On your free time, pwede kayo para hindi kayo nagugutom. Okay ba? Plus? Tapos, okay, sige. Kung narinig na ako, I ho hopefully narinig na ako. Pwede tayo mag-start para makatapos din tayo agad. Okay? I think this is gonna be a shorter video, less than an hour para magawa nyo yung mga kailangan nyo pang gawin. Tsaka, konti, this is just a brief history about civil engineering. So, overview ulit ng subject natin. CIE 110, which is Civil Engineering Orientation. Inulit ko to kasi hindi lahat ay nakapasok nung ating first meeting. Para dun sa mga hindi nakapasok, intindihan din nila kung ano yung subject na to. So, ito yung grading system nyo. And, ayan, tingnan nyo na lang. Madali lang naman intindihin yan kung ano yan. Tapos, katulad ng sinabi ko, meron tayong ang limang bagay na pag-aaralan dito sa course na to. First one, which is yung i-discuss ko nga din ngayon, History of Civil Engineering. The second one, Civil Engineering and Society and Other Professions. Ano ba yung ambag or yung connection ng civil engineering sa society tsaka sa other professions. So, ayun, may mga dumadaang mga sasakyan dito sa harap ng bahay namin, kaya ayan. Pero I'm using a noise cancelling microphone, pero kasi kahit anong noise cancelling pa siya, kapag malalakas yung mga sasakyan, marinig pa rin siya. So, please bear with me na lang. Okay? Next one is careers of civil engineering. Careers of, okay, maglagay tayo ng pointer. Ayan. Careers of civil engineering. Ano ba yung mga professions na pwede nyong pasukin kapag nakagraduate kayo ng civil engineering? Alam nyo guys, napakaswerte nyo kasi sobrang dami ng professions na pwede nyong pasukin kapag ka nakagraduate kayo ng civil engineering. Madami yan as you go further kapag ka nasa higher year na kayo or kapag nag-OJT kayo, malalaman nyo yung mga yan. Civil engineering, sustainability, and the future. Civil engineering ba sustainable siya? When we say sustainability or sustainable, meron siyang continuous support. Meron siyang continuous na naipoprovide. And ano ba yung future ng civil engineering? And lastly, civil engineering and environmental sciences. Ano ba yung connection ng civil engineering sa environment natin? So, ayan. Ako nga pala yung subject instructor nyo. Pakitingnan na lang yung mukha ko na yan. Okay. Pero, syempre,
concerned tayo dito sa first one ngayon, history of civil engineering. So this is just a brief history about civil engineering, so medyo maiksi lang to, and I think enough na to para magkaroon kayo ng idea about sa pinagmulan ng civil engineering. Okay, sabi dito, it is difficult to determine the history of emergence and beginning of civil engineering. Mahirap daw ma-determine yung history, tsaka yung emergence, at tsaka yung pinagmulan talaga ng civil engineering. However, the history of civil engineering is a mirror of the history of human beings on this earth. Man used the old shelter caves to protect themselves of weather and harsh environment, and used a tree trunk to cross the river. Gumamit daw sila ng mga tree trunks para gawing tulay, para makakross sila ng rivers, which being the demonstration of ancient age civil engineering. Ito siya. Siyempre, noong unang panahon, wala pang mga modern structures, wala pang magagandang mga bahay. Pero siyempre, yung mga tao, kailangan nila ng matitirhan o bahay. Kaya, yung mga tao nakatira doon sa loob ng kuweba. Ayan, no? Makikita nyo dito sa picture, kahit na kuweba lang yan, dinidesignan nila yan kasi bahay nila yan. Tapos, alam nyo to? Tree trunk. Kung familiar kayo dito, edi good. Kung hindi naman, okay lang din kasi ako, sobrang familiar ako dyan. Bakit? Kasi meron kaming bukid, and yung papa ko, nung sinasama ako nung bata pa kami, kapag sinasama kami ng mga kapatid ko, ganyan yung tulay para makatawid. Alam niyo, sapa. Yan, tumatawid kami gamit yung ganyan. Okay siya, okay siyang tulay, pero delikado siya kapag usually kapag umulan, kasi madulas yung aapakan mo and malalaglag ka dun sa tubig kung di ka mag-iingat. Pero masaya, okay naman siya. And kahit ngayon, ginagamit pa din yan. Lalo na dun sa mga remote areas na hindi pa sobrang urbanized, sa mga rural areas pa lang. Ginagamit pa rin to hanggang ngayon. O, ayan. Nakita niyo si Kuya, o. Yung ginagawa niyan. O, anyways, ayan. So, ayan, tree trunk, tulay siya. Civil engineering has been an aspect of life since the beginnings of human existence. Ibig sabihin pala, kahit nung unang panahon pa lang, meron ng civil engineering, nag-exist na siya. Pero syempre, hindi pa civil engineering ang tawag doon. Kasi, di ba, kapag sinabi natin civil engineering, nag-construct ng bahay, gumawa ka ng transportation na mga sasakyan, that is, nakapaloob yun sa civil engineering, tama? So, kahit nung unang panahon pa lang, may civil engineering na. Hindi nga lang civil engineering ang tawag. The earliest practices of civil engineering may have commenced between 4000 and 2000 before Christ in ancient Egypt and Mesopotamia. So, tandaan nyo to. Kung kailan siya nag-start. Kung kailan siya nag-commence. 4000, between 4000 and 2000 BC or before Christ. Ayan. When humans started to abandon a nomadic existence, thus causing a need for the construction of shelter. Ano ba yung nomadic existence? Siyempre, ito siya. Ayan. Pag sinabi natin nomadic existence, kapag kayong isang tao, meron siyang nomadic way of life, nagtatravel sila from one place to another. Bakit? Kasi, ayan, kagaya nyan, oh. Nagtatravel sila from one place to another. And nagtatayo sila ng temporary shelter, tapos naghanap sila ng pagkain. Pero kasi, syempre, yung mga resources natin sa environment is, hindi naman ganun, oh, although marami siya, pero syempre, sa ibang parts, nauubos din siya. Kaya, yung mga tao is, pinipiling i-abandon yung nomadic existence. Tandaan nyo to, class. Thus, causing a need for the construction of shelter.
Siyempre, kapag ka tumigil ka na sa nomadic existence mo, nomadic way of life, no, ayun, may motor na naman. So, kapag ka tumigil ka sa nomadic way of life mo, kinakailangan mo magtayo ng permanent shelter o bahay. Bakit? Kasi hindi ka na magpapalipat-lipat, nag-stay ka na lang doon sa isang place. During this time, transportation became increasingly important, leading to the development of the wheel and sailing. So, kung siyempre yung mga tao nagpapalipat-lipat noon from one place to another, siyempre napapagod din sila, kaya naka-develop sila ng mga sasakyan. Tulad na to, kaleta. Pero siyempre, nakapaloob yan sa transportation engineering. Okay? So, ayan siya. Until modern times, there was no clear distinction between civil engineering and architecture. O, diba? Kahit nung unang panahon, meron na confusion about sa civil engineering and architecture. Kaya sinabi ko nga sa inyo kung ano yung difference niyan. And the term, engineer and architect, were mainly geographical variations referring to the same person, often used interchangeably. Around 2550 BC, Imhotep, the first documented engineer, built a famous step pyramid for King Djoser, located at Saqqara Necropolis. Ito siya, and si Imhotep. Siya yung, tunaan niyo to ha, the first documented engineer na gumawa ng famous step pyramid for King Djoser. Ito siya. Ayan yung ginawa niya. O, diba? Hanggang ngayon, nag-exist pa rin yan. And sobrang tibay pa rin yan. Hindi pa ka nagtataka kung bakit yung mga lumang ginawa na ng mga engineers mas matibay pa sa mga ginagawa ngayon. Now, anyways, siyempre, yung paggawa niyan, dugot pawis talaga yan. And sobrang tagal ginawa niyan. Ngayon kasi, meron ng mga modern equipments na pwedeng gamitin para makapag-build ng mga structures. Mas mabilis na. Yan. With simple tools and mathematics, he created a monument that stands to this day. Oh, hanggang ngayon, nakatayo pa rin yan. Gamit lang yung simple tools and mathematics. Imagine niyo kung gaano katagal yan ginawa. Ngayon, ang dami ng equipments na mga bago para makagawa ng mga structures. His greatest contribution to engineering was his discovery of the art of building with shaped stones. Ito yun. So, ginagamit niya yung mga bato para makagawa siya ng structures. Ito pa. Alam ko alam niyo to. In ancient Egypt, the Great Pyramid at Giza was constructed in about 2600 BC with 2.3 million stone blocks. Imagine nyo kung gaano kadami yan. 2.3 million stone blocks that weigh an average of over 1.5 tons each. Imagine nyo kung gaano kahirap ginawa at gaano katagal ginawa yung eto, yan. Ayan. Kung gaano katagal ginawa ng mga tao noon yan. And wala pa silang equipment. Usually, ang ginagamit nila noon, alam niyo yung plank, kahoy, pag ano, naka-incline siya. Tapos, papadaan nila dyan yung mga bato. Tapos, idadala dun sa taas. Ganun siya. The height and the base length of pyramid are 146.6 meters and 230 meters respectively. Tandaan nyo to. Nasa module nyo to. Malay nyo, dyan ako kumuha ng quiz nyo. This magnificent construction project was made possible only with the full use of astronomical and other survey technology. The Great Wall of China, ito familiar kayo dyan. Ayan pa, yung ginawa nung dating-dati pa. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin yan. Yung Great Wall of China na yan, ito yung length niya.
2,250 kilometers. So, napakahaba niya. Alam niyo kung bakit yan tinayo? Para maprotektahan yung or para pang oppose sa invasion. The main purpose of this big wall construction was to protect the state against possible invasion by mounted troops through the state's northern border. Kaya tinayo yan kasi iniiwasan ng bansa na China yung invasion na magagaling dun sa northern border nila. Nasa ano nyo din to? Plus, nasa module nyo din to. Tandaan nyo yung total length niya. Tapos, kung kailan siya tinayo at saka kung bakit siya o kung sino nag-initiate ng project. O, diba? And the construction project was initiated by on basahin nyo na lang yan, the first emperor of China in 214 BC. O, ayan. Ngayon, yan pa. Tingnan nyo yan. Kung gaano kabusisi yung ginagawa niyan. Eto, susuportahan to. O, eto, susuportahan to. O, diba? Iba-iba pa ng sizes yan. Imagine niyo kung gaano katagal yan. Pero ngayon, yung mga daan, konting ulan lang, bumabaha, diba? Naglulubak-lubak. Dito sa amin, sa lugar namin, konting ano lang, konting ulan lang, nagbabaha na. Nagkakaroon ng, alam niyo, parang pasungkasungkang ganun. Yun, naglulubak-lubak. Eto, tingnan niyo kung gaano kabusisi yung paggawa niyan dati. Ngayon kasi, sobrang bilis nilang gumawa ng mga daan. Kaso nga lang, yun nga lang. Mabilis din, masira. Okay. Hindi, tingnan niyo muna. Modern, next tayo. Modern engineering equipments that are being used today. Siyempre, as time goes by, siyempre, kung matagal gawin yung isang project, mag-i-stick ka ba sa ganung paraan? Magpapakapagod ka ba? Siyempre, yung mga tao, nagiging wise na din. Yun nga lang, hindi tayo sure sa quality. Modern engineering equipments that are being used today. Ito yung mga ginagamit na equipments para mas mapabilis yung pag-construct ng mga projects. Eto, familiar ba kayo sa mga yan? Pagka nag-OJT kayo, makakita kayo ng ganyan. Oo, nakakita kayo ng ganyan eh. Sure ako eh. Kasi nasa mga areas na mga ginagawa lang, tatambak ng lupa. Familiar kayo dyan, sure ako. Eto, alam nito, crane. Yan, yung kulay yellow na yan. O, ginagamit yan para pangbuhat dun sa mga materials na ibababa dun sa project. Pero hindi lang sa daan yan ha. Ginagamit din yan sa mga matataas na buildings. Okay. Oh, anyways, yun lang. I think yun lang naman yung kailangan nyong malaman for the history of civil engineering. Tandaan nyo to, class, kung kailan siya nag-umpisa. Ito siya. Ito. Nakalagay dyan, oh. Tandaan nyo to. Kasi, baka masama to sa quiz nyo. Civil engineering may have commenced between 4,000 and 2,000 BC in ancient Egypt and Mesopotamia. Tsaka, sino, ano to, yung meaning ng nomadic existence. Tsaka, sino si Imhotep? Siya yung first documented engineer na nag-build ng step pyramid for King Djoser located at Saqqara Necropolis. Tandaan nyo yan. Kasi, diyan nagsimula ang lahat. Yan siya. Ganyan yung itsura niya kasi syempre noon, wala pa namang camera. It's either mag-edad papadrawing ka o kaya, ang tawag dito. Alam nyo ba? It's either magpapa-drawing ka or magpapagawa ka ng ganyan. Ang tawag dyan ay sculpture.
Diba, sa sobrang tagal ng time, nasira na din siya. Pero, yan, ganyan itsura niya. Ano pa ba? Eto, tingnan natin to. Pinag-iisipan ko kasi, kung magpapareporting ako, pero syempre, alam ko naman marami din kayong ginagawa sa ibang subjects nyo. Class, nag-enjoy ba kayo? Kamusta yung first week ng pasok nyo? Civil engineering students, kamusta? Pinag-isipan ko kung ipapareport ko sa inyo. Pero kasi, mahirap yung time natin kasi yung pang Monday tsaka Wednesday, yung dalawang section sa South ay naka-merge sa dalawa pang sections. So, bali apat yung hinahawakan ko kapag Monday tsaka Wednesday. So, kaya din, pinre-record ko to kasi una, hindi pa ayos yung Google Classroom natin. Pangalawa, hindi ko kayo ma-accommodate lahat. Kasi magkaiba yung time nung unang dalawang sections sa dalawa pang sections. Pidire-record ko to para after ng first subject nyo or kung ito man yung first subject nyo, mapanood nyo na siya. And strictly class, paki-panood ito on time sa klase nyo para hindi kayo natatambakan ng mga gawain nyo. Okay? And pakidala ako ng modules 1 to 3 nyo sa next meeting natin sa face-to-face. Dalin nyo kasi kapag face-to-face na ganun, since marami kayong sections na hawak ko, baka magpagawa ako sa inyo ng modules. Okay? Sa mga hindi naka-attend ng first meeting, so ayan, ayan yung subject overview natin. Excuse me. Ayan lang. Hindi ko na din tatapusin yung 1 hour nyo kasi I think enough na to para magka-idea kayo kung saan nagmula yung civil engineering. Okay? Para din magawa nyo na yung mga kailangan nyo gawin sa iba pang mas importanteng subjects. Lalong-lalo na yung math. Okay? Sige class, kung okay na, thank you and mag-aral lang mabuti.